State of the Nation. Sinampal at minura ng isang babaeng nasangkot sa aksidente sa Cavite ang isang pulis na humuhuli sa kanya. Bukod dyan, sinipa pa raw nito ang pulis kaya tuluyan na siyang pinusasan. May report si Marisol Abdurrahman. Ayaw patinag at nakipagtalo sa mga pulis ang babaeng ito sa Imus, Cavite. Sige na. Maka na ron. Sige na. At nang isasakay na siya sa police mobile, kahit napusasa na, nagawa pa ng babae na pagsisipain ang pulis. Napasugod ang mga pulis sa lugar dahil nagpasaklolo raw ang mga traffic enforcer sa isang vehicular accident. Pero sa halip na makipagtulungan, naging matapang pa raw at palaban ang babae. Nakainom yung driver. Ang ginawa natin yung pulis, gusto man nilang mahinahon na gawin yung kanilang trabaho. Pero itong driver talaga, ma'am, ay masyadong unruly na hindi na nasunod. Ang arresting officer na nasa video, nagtamo ng sugat sa mga kamay, pati ang kanyang kabady. Bakit po niya kayo pinagkakalmot, sir? Kinukuha ko po kasi yung susi niya kasi ayaw ko po siyang pag-drive-in kasi siya po yung nakainom. Baka makadisgrasya pa po. Ilang beses din siyang pinagmumura ng babae. Aminadong 29 anyos sa suspect sa nagawa. Inamin niya ring nakainom siya at walang lisensya. Sabi ko, sasama naman po ako eh. Bigla akong pinusasan. Sabi ko, bitawan niyo ako. Nasasaktan na din. Eh, sinaktan ko na lang din sila. Nakurot-kurot ko sila doon. Sinampan siya ng patong-patong na reklamo. Kabilang na ang direct assault, driving without license, drunk driving at reckless imprudence resulting in damage to property. Marisol Abdurrahman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maraming supply ng itlog ngayon sa merkado kasunod ng pagbaba ng demand matapos ang holiday season. Kaya ang Department of Agriculture hinihimok ang publiko na kumonsumo ng mas maraming itlog. May report si Joseph Moro. Mula 7.50 to 9 pesos noon, naglalaro ng kada pirasa ng itlog sa 47 pesos ngayon. Bababa pa po. Hanggang ano po yan, April. Marami kasi na yung itlog. Hindi lamang nagmura ang itlog, bagyaring dumami ang supply nito habang malaki ang nabawas sa demand pagkatapos ng holiday season. Kung nangyari po, hinabol po ng ating industriya yung tingin nating kakulangan sa produksyon during that time. Ang problema naman, pagkatapos ng holiday season ngayong January towards ngayong February, malaki po yung ibinaba ng demand sa ating itlog. Kaya ang Department of Agriculture hinikayat ang publiko na kumain o gumamit ng mas maraming itlog. Patuloy tayo nakikipag-coordinate sa DSWD at sa iba pang ahensya, sa National Nutrition Council para ma-promote ang egg. Dahil alam natin na ang itlog ay isa sa pinakamurang source ng protein. Ayon sa isang nutritionist at dietitian, maituturing na superfood ang itlog. Bukod sa protina, magandang source din ito ng vitamins at minerals na makatutulong sa metabolism. Pero naglalaman din ito ng cholesterol at saturated fat. Kaya sa pagkain ng itlog, dapat daw isaalang-alang ang overall diet. Safe na safe yung pagkain natin ng araw-araw, no, ng itlog. Mostly this is recommended for those considered healthy. So pag sinabi nating healthy, walang iniindang sakit, walang diabetes, walang heart problem, walang high cholesterol. Ang mga gaya nila, pwede raw kumain ng hanggang tatlong itlog araw-araw. Kung may iniindang sakit, isa lamang kada araw. Pinakamainam daw na paraan ng pagkain ng itlog ay boiled egg. Kumpito naman, dapat mas mababa ang saturated fat at cholesterol ng mantika. Kung mura po, pwede kumain ng kumain. Pag maraming itong mga kain, baka naman yung cholesterol naman ang umano sa atin. Pag bumili tayo bawat isa ng maraming itlog, mabubulok din yan sa bahay. Kung makabili ka man lang, yung tama lang. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahal ang sibuyas dito sa Metro Manila, pero sa Vintar, Ilocos Norte, napilitan ng isang magsasaka na ipamigay na lang ang inani niyang sibuyas. Hirap kasi siyang ibenta ito kahit pa ibinagsak na niya ang presyo sa 35 pesos kada kilo. Kaya naisip niyang ipamigay na lang ito sa mga kakilala at nang hihingi. Kailangan na rin daw kasing anihin ang mga sibuyas para hindi masira at masayang.
Wala pang pahayag tungkol dito ang Department of Agriculture. Tinalakay sa Senado ang pagkakasangkot ng ilang security guards sa maling gawain at ang mga posibleng dahilan na nagtulak sa kanila. Pati na ang panukalang taunang neuropsychological exam. May report si Dano Tingkungko. Itinulak ng gwardyang niya ng metal barrier para pigilang makaalis ang isang motorsiklo kaya ito natumba. Sa isa pang video, binato naman umano ng isang gwardya mula sa footbridge ang isang tuta. Ang mga viral video ng yan, kinasangkutan ng mga gwardya na sinampahan na ng kasong administratibo. Pero gusto pa rin malaman ng mga senador kung ano ang posibleng nagtulak sa kanilang gawin ito. Paano natin masisiguro na hindi lamang physically, kung hindi mentally qualified din ang sinuman na nagnanais na pasukin ng hanabuhay na pagiging isang security guard? Marami sa mga security guard na hindi trained. Marami sa mga security guard ay overworked, underpaid. And because of that, sila po ay stressed na stressed. Naglipa na rin daw ang security agencies na wala o expired ang mga license to operate mula sa PNP SOSHA o Supervisory Office for Security and Investigation Agencies. Most likely, sir, because our Enforcement Management Division is always conducting this post-office inspection. Some agencies are still operating without valid LTO, sir, or expired LTO. Bakit yung pinababayaan yan? We are, for the enforcement side, sir, we are still having these RCSUs to conduct their area post-office inspection. Sa ngayon, mahigit 1,000 ahensya na raw ang inisyuhan ng cease to operate. Sinita rin ng mga senador ang mga ulat na may ipinapagawa pang iba sa mga gwardya. Gaya ng pagpa-parking attendant, paglilinis, pagsagot sa telepono, pati ang late umanong pasahod sa ilan. Pinag-usapan din kung dapat bang gawing annual ang neuropsychological exam sa mga gwardya na sagot ng agency, pati ang tamang haba ng oras ng kanilang trabaho. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nanawagan ng ilang senador kay Pangulong Marcos na pumagitna na sa Senado at Kamara. Sa gitna yan ng patuloy na bangayan ng dalawang kapulungan sa mga isyung nagsanga sa pag-amyenda ng saligang batas. Sabi ni Senator Jinggoy Estrada, pwedeng kausapin ng Pangulo sina Senate President Mig Zubiri at Speaker Martin Romualdez. Si Senator Chiz Escudero nanawagan sa Pangulo na rendahan ng kanyang pinsang si Romualdez. Giit naman ni Senator Amy Marcos, ginagalang pa rin ang interparliamentary courtesy taliwa sa alegasyon ng ilang kongresista. Pabor naman ang mga kongresista na mag-usap ang dalawang kapulungan. Pero tutol si Representative Geraldine Roman na rendahan ng Pangulo ang Speaker. Wala pang pahayag ang Malacanang ukol dito. Isinauli na raw ni Bea Alonzo ang engagement ring na ibinigay ni Dominic Roque ayon sa source ni Boya Bunda. May triple celebration naman si Heart Evangelista at Mister na si Senator Chiz Escudero ngayong Love Month. May report si Aubrey Carampel. Sa February 15, 9 years nang married sina Heart Evangelista at Senator Chiz Escudero. At 10 days bago yan, ipinost ni Heart ang isang elegant and couture bouquet na may caption, hashtag Chiz Heart Chapter 2 para sa renewal of wedding vows nila ng Mister. Hopefully, this chapter 2 is also a celebration siguro of, you know, our love story and our marriage. A lot of great things are actually happening, so that's just the start of it all. Bukod sa wedding anniversary, isasabay na rin daw ang birthday ni Heart at ang Valentine's Day celebration sa Balisin kung saan sila ikinasal. I feel like this time around, my heart is definitely complete. I also believe na, you know, I was 30 when I got married, but it's different now. You know, I know what marriage is now, so it's very meaningful for me. Kung ang Heart Chiz may renewal of vows, ang Bea Dom naman, ayon sa King of Talk na si Boy Abunda. As we talk today, yes, hiwalay po si Dominic at saka si Bea. Susuyo ba si Bea? Are they still trying to talk? Siguro. As a matter of fact, from good sources, ay kagabi o nung isang gabi lamang ay nag-usap muli si Bea at saka si Dominic. They're trying to understand each other. 2021 nang i-reveal ni Bea na in a relationship na sila. Will you marry me? Last year naman nang mag-propose sa kanya si Dominic.
Pero ayon sa source ni Tito Boy, ibinalik na raw ni Bea ang engagement ring. Napansin na rin ang ilang netizen sa IG posts ni Bea na hindi na niya suot ang engagement ring. Last month, ibinahagi pa ni Bea sa kanyang social media accounts ang Japan trip nila ni Dominic. Sabi ni Tito Boy, sakali mang magkaayos ang dalawa, walang magaganap na kasal ngayong taon. Patuloy na sinisikap ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag sina Bea at Dominic. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May cancer si King Charles III. Sa official statement ng Buckingham Palace, nakumpirma ito noong operahan si King Charles nitong Enero para sa enlarged prostate. Hindi sinabi ng Buckingham Palace kung anong klase ito ng cancer. Pero hindi raw ito prostate cancer ayon sa isang royal source. Sabi naman ni British Prime Minister Rishi Sunak na maagang na-diagnose ang cancer ni King Charles. Habang sumasailalim sa gamutan, suspendido muna ang kanyang public engagements. Pero patuloy ang state business at official paperworks. Nananatili namang positibo si King Charles sa kabila ng diagnosis. Inaasahang babiyahe papuntang UK si Prince Harry sa mga susunod na araw para bisitahin ang kanyang ama. Hindi raw may tuturing na sedition ang panawagan na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sinabi yan ni Representative Pantaleon Alvarez na kasama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsusulong ng pagkalas ng Mindanao. Sa panayam ng Super Radyo DZBB kay Alvarez, base sa depinisyon ng sedisyon, kailangan daw ng tumultuous affair o magulong paggamit ng puwersa, pananakot o anumang iligal para maituring itong krimen. Hindi naman daw sila nanggugulo. Kinokonsidera lang ng ilang opisyal sa Mindanao na magsampa ng reklamong sedisyon kina Alvarez at Duterte kung mauwi sa gulo ang panukala. Naiintindihan naman daw ni Alvarez ang pahayag ng PNP na binabantayan nito ang mga grupong nagsusulong ng secession ng Mindanao. Makapigil hininga ang pag-rescue sa lalaking yan sa isang ilog sa Los Angeles, California. Ayon sa mga otoridad, tumalo ng lalaki para iligtas ang kanyang alagang aso. Nakaaho ng aso pero naiwan ng lalaki sa tubig. Naiaho naman kalaunan ng mga rescuer na sakay ng helicopter ang lalaki at dinala siya sa ospital. Tatlong bus ang natabunan ng gubuhong lupa sa Maco, Davao de Oro ngayong gabi. Sa panayam ng GMA Super Radyo Davao sa MDRRMO Maco, sakay ng mga bus sa mga trabahador ng isang mining company na pauwi na sana. Ilang bahay rin daw ang natabunan. Dalawang pasahero ang nakaligtas. Patuloy ang search and rescue operations. May kakaibang signal ang isang ama para sa pag-park ng sasakyan ng kanyang unika iha. Ang dad signal na kinaaliwan din online sa report ni Jonathan Andal. Sa simpleng senyas, pahiwatig ng isang ama ang pangangalaga para sa unika iha. Dalawang daliring paraan ni Tatay Felix Ledesma para sabihin sa anak na magdahan-dahan. Simula nang matutong magmaneho ng sasakyan ng daddy's girl na si Cybill Crisia, naging laging taga-kumpas niya ang ama tuwing ilalabas sa garahe ang sasakyan para pumasok sa trabaho. At ang kanyang signature move? Pwede pala gamitin ito sa ano sa sasakyan nga dandahan lang pag magmaneho. O yun ang ginamit ko sa kay Cybill. Nakiyutan ako sa ano eh, yung nagputol na noon. Alam ni tatay ang schedule ni Cybill, kaya hanggang sa pag-uwi, wala siyang palya sa pag-hand signal para tiyaking ligtas ang anak. Pag naka-park na ako ng garahe, pumapasok na siya sa loob. So alam ko na ako pala yung hinihintay ni tatay, nakaupo siya, may upuan pa siya sa labas. Dahil lagi itong ginagawa ng kanyang tatay, naisipan ni Cybill na i-compile ang cute gesture ng ama na siya ring nagturo sa kanyang magmaneho. Sa isang kumpas lang, tanda na ni Feliz ang mahalagang aral na natutunan sa ama pagdating sa pagmamaneho. Maging maingat at responsableng motorista. Para sa nagmamaneho, dahan-dahan lang pagmamaneho. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.